kaibigan po, magandang hapon. Mag-start na po akong mag-vlog nito. Natapos na po yung aking mga pinagkakaabalahan. So, I think this is the time na mag-focus naman po ako sa pag-upload. Yan, sana i-okay pa rin po kayo. Pauwi na rin po ako ngayon. Medyo naghihintay lang po ako ng sundo ko si Aaron. So, nakakapagod. Nakaka-pressure. Pero, sana po ay pumasa. Papalitaan ko po kayo kung nakapasa. Siguro next week po malalaman. Yan. Sana, mamayang gabi or baka bukas, simulan ko pong gumawa ng mga script. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga nagtatanong. Well, kahit di ko po nare-replyan, ay nababasa ko po. Siguro, kakaroon po ko ng pagkakataon para makapag-reply po sa inyong mga tanong. Well, kagabi nga pala, galing ako sa ospital dito sa Tala, Caloocan City, kasi yung kakilala ko na si Papa Dean's TBI, meron kasing tinutulungan si Kuya Bornok, yung baby ni Kuya Bornok at Mercedes. Sa mga gustong manood po nung vlog nila, Papa Dean's TV po, tsaka ka-business official. So, yung anak kasi ni Bornok, tsaka kasi ni Mercedes, meron pong loose sa kanyang balls. So, nakakaawa dahil 1 month pa lang siya. Siyempre, kaya sinisikap natin na may refer siya sa mga doktor, lalo na sa mga ospital. Sa mga ospital na espesyalista sa bata. Kaya, hoping po ako na maging successful kasi naipit na kasi yung ano niya, yung bituka niya dun sa kanyang balls, lumalaki na, delikado yun kapag hindi na-operahan agad. So, sana matulungan po ng mga ospital yung si Baby Bornok. Yan. Check niyo po dun sa vlog ni Papa Dean's TV. Lagay ko po yung description link sa description para malaman niyo po yung sinasabi ko. And well, kaya maya, pauwi na rin ako. Naghihintay ako kay Aaron. Ang tagal eh. Check ko muna dun. Baka kasi nandun na siya. Well, wala pa rin. Tinignan ko na dun. Wala pa rin. Siguro maya-mayang konti. 15 minutes pa. Ay, masakit na yung ulo ko. Baka lumalabo na yung mata ko. Grabe, sakit. Ayan, minsan kasi nakakalimutan ko magsuot ng salamin. Tapos, eh may sasakit na ulo kaya dapat hindi ko makalimutan yung pagsusuot ng salamin. Mataas na kasi yung grado ng mata ko nung makaraang mga 2 years ago. Yung kaliwa at sa kanan medyo malabo na. I think 70 tapos 50 ito kanan. Tapos sa kaliwa 70. Siguro ngayon tumaas na kasi itong salamin na ginagamit ko medyo malabo ng konti. Pagkamalayo. Ay, ganoon talaga pag nagkakaedad. Lubalabo na rin ang mata.